sabi ng emergency. And nakapag-check out na kami sa aming na matulog sa airport kasi guys, good morning! It's 10 in the morning and nakapag-check out na kami sa aming accommodation, the backpackers. Backpackers. Pero maglalakad-lakad muna kami dito around kasi siya, yung train niya pa uwi sa Munich ay alas 12. And ako mamaya pang alas 2. And yeah, yun lang. Nakakatamad na din kasi maglakad-lakad. Gusto ko lang mag-hike. Ha! Lake everywhere. Yun lang naman yung makikita. Gandang weather sa day. Pero next week, maulan. So, perfect ang weather. So, this week. So, ayun lang. Wala naman na kaming ibang gagawin. Kaya, yun lang guys, for our travel this summer, I'm gonna end up this vlog na. Bye! Sana nag-enjoy kayo! Please like, share, and subscribe! Kung gusto niyo lang naman. Bye! Wah! Guys, walaan niyo ko na saan ako. Zurich Airport. Guys, dito ako natulog. Dito ako nag-overnight, my God. May nangyaring nakaka-stress kahapon. Yung flight ko was cancelled. And hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi it's my first time na may experience yung ganitong problema. Grabe. And do tumawag naman ako, ay do nagtanong naman ako sa information desk and alam ko na kapag mga ganitong cancellation ng mga flights, yung mga airlines is magpo-provide sila sa iyo ng ano, ng accommodation, 'di ba? Pero in my case, nagtanong ako sa information kung anong gagawin and nag-ask din ako kasi yung airline ko is SAS. And in-inform nila ako 4 hours before my flight. Hindi nga 4 hours, it parang 3 and a half hours before my flight na canceled yung flight ko. Tapos, minessage nila ako na i-rebook daw nila yung flight ko. Akala ko naman, i-rebook nila sa susunod na flight. But the thing is, ni-rebook nila 3 days. Yung flight ko is 20 and yung bagong nirebook nila sa akin is 23. So, 3 nights ako magstay dito sa Zurich. And yun na nga, nagtanong ako sa information kung anong gagawin ko. Kasi nga, hinahanap ko yung mga personnel ng SAS Airlines kung anong gagawin ko. So, tinuro ako ng information desk somewhere sa my check-in. Maghanapin ko daw yung ano, SAS personnel, may makikita daw ako. Naghanap ako sa taas, wala akong nakitang SAS personnel, my God. Tapos tumawag naman ako sa customer service nila. Ang sabi naman sa akin is, pumunta nga daw ako dun sa information desk. Pumunta ako dun sa my supervisor, nag-ask ako kung anong gagawin. Is, hindi din nila alam. Binigyan lang ako ng papel na may mga contact information ng SAS and then hanggang it's too late na guys, nag-close na yung customer service ng SAS kasi anong oras na yun, 6 na lang gabi and then paikot-ikot ako sa airport as in hinahanap ko yung mga SAS personnel kung baka may makita ako, wala akong makita. So yun, hindi na ako nakatawag sa customer service nila kasi close na siya kasi guys, weekend ngayon, today is and then, naghanap naman. Ayoko na kasi pumunta ng Zurich. Kasi medyo malayo siya. And pagod na ako maghapon sa paglalakad. And then, naghanap ako ng mga hotels dito around sa airport. May nakita naman akong medyo mura. Kaso, nung ibubuko na siya uli, yung
yung nakapag-decide na ako na mag-book na ako is wala na, fully book na. Lahat ng hotel dito sa air, na malapit around sa airport is wala na. Fully book na sila. So, nag-decide ako na matulog na lang dito sa airport. Pero may na-book naman ako. Medyo mura dyan sa capsule hotel. Pero mamaya pa yung check-in ko ng alas 2. Anong oras pa na? Ngayon is 8 in the morning. Ano na naman? Ang haggard ko na. Is wala pa akong ligo. Kasi sobrang na-stress talaga. Kung gusto ko na umiyak kahapon. But yeah. And now, ang gagawin ko is nag-aabang ako mag-open yung hours ng customer service ng SAS kung para tanong kung pwede ko bang ma-refund yung magagastos ko sa hotel. Kasi dapat sila yung mag-provide nun, okay? Guys, andito ako sa grocery store. Nagugutom na ako. Dito na lang ako bibili ng pagkain. Kasi mahal sa labas. Ano kaya? Kwarto for 2 days. Guys, gagising ko lang and ito yung aking room. Alam nyo ba, it's a capsule hotel. First time ko itry yung ganito and mukhang okay naman siya. Gagising ko lang guys, it's 4 in the afternoon na and maka-dip na din ako. And yeah, kakain ako kasi nagugutom na ako. Dito na ako kakain. Yung binili ko kanina ng ano, food dun sa grocery store. Yan. May energy na tayo. Ay nako guys. Alam nyo yung ano, sobrang saya mo dun sa travel ko dito sa Switzerland. Pinakamasayang travel ko I ever had in my life. Pinakamaganda lahat. Pero at the end of the day, pinaka nakaka-stress din na travel. Kanina umaga, nag-ikot-ikot na naman ako dun sa airport para maghanap ng ano, ng SAS personnel. Pero wala na naman ako nakita. And then yung mga tinanungan ko is yung mga natanungan ko din kahapon. And dun lang din ako pinapunta sa mga ano, sa mga napuntahan ko din kahapon and napagtanungan. Pero yung isang napagtanungan ko kahapon, yung travel services, Dinata Travel Services. So, nagtanong ako sa kanya. Kasi yung napagtanungan ko kahapon is babae. Tapos kanina umaga is lalaki yung andoon. And then, tinanong ko kung ano bang pwede kong gawin. Kasi nga, canceled yung flight ko. And wala akong makausap na SAS personnels kung anong gagawin ko. Tumawag na ako lahat sa customer service. Hindi din nila alam yung gagawin. Sinabi lang niya sa akin is, kung dito ako na-provide na accommodation ng airlines, is pwede ko naman daw i-reimburse yung mga nagastos ko. Kailangan ko lang daw ipunin yung mga resibo para ipakita na yun nga yung mga nagastos ko. Nagastos naman sa akin, alam ko na ma-reimburse yun if ever. Pero nag-wonder kasi ako kasi ang mahal guys ng mga hotel dito. Hindi ko alam kung kapag nag-book ako ng ganong kamahal na hotel like 5,000 or 3,000, hindi ko alam kung i-reimburse ba ng airlines ng buo yung nabayad ko sa hotel, diba? So, super sayang talaga. Buti na lang nakita ko to, as in mura lang tong hotel na to, hindi ganun kalaki. Ganda ba yung bayad ko dito for 2 nights is 1,800 Norwegian kroner. So, compare dun sa nahanap ko din kahapon. Actually, ito yung nahanap ko din kahapon na pinakamura capsule hotel. 3,800 for 3 nights. And yeah, bigla nga nag-fully book sila. So, nag-decide na lang ako na matulog sa airport kasi hindi ko na din kaya
pumunta ng Zurich para maghanap ng mga hotel kung saan ako pwede magstay. Doon may kaibigan naman kami dito. Or yung asawa ng kapatid ko, may kaibigan siya dito, si Benji, dito nakatira. Pero nahiya man ako magsabi ng emergency, paging Dr. P. Na yun na nga, na pwede magstay. Alam niyo yun, biglaan, hello, pwede magstay. So, I decided na mag-hotel na lang talaga. And wala na akong energy maghanap-hanap at maglakad-lakad sa Zurich. Ang ganda ng bathroom nila. Tada! Hello. Just check natin. Yung toilet. Malinis. Tapos ito naman yung shower. Diba? Kita ba? Ayan. Yung shower. Ano naman dito? Ay. May gym. May gym din sila dito pala. Ano naman to, wala exit. Pero konti lang yung facilities para sa gym. Ang cute. Dito na lang tayo maligo. Fresh na tayo. And may energy na naman tayo para harapin ang mga bagong pagsubok sa life. Buti na lang, may mga extra akong damit sa bag. May susuotin tayong damit. And, yeah. Iniisip ko kung lalabas ba ako or mag-i-stay na lang ako dito para magpahinga pa more. And bukas ko na lang kayo itutour dito, I guess. May hangin naman na pumapasok dito, pero I think konti lang. Yung hangin is from here. May lumalabas na hangin dito. Tingnan ko, nakalagay dyan at cover. Tsaka ito, dalawa siya. Ayan. And kapag naka-lights off, ganito yung itsura niya. Diba? Super dilim! Wow! Ayan naman siya pag naka-on. And the view. Hello! Hi guys! Good morning! Dito ako sa grocery store para bumili ng food ko for the whole day. Pero mag-iikot-ikot muna ako. Baka may mabudol. Tingin-tingin lang ako. Sa aking capsule hotel. Pero ano lang tayo. Huwag masyado maingi kasi may mga people din. So this is how it looks like. O, diba? Ito yung sa baba. Walang people. Wala pang nag-occupy. Pero dito tayo sa 104. Ayan dyan ako. Guys, malinis siya. Sa taas. Tapos dito sa baba.
Medyo mahal yung price niya kumpara dun sa taas. Yung room mo. So, aakyat tayo. It's 11:27 na, and I was thinking kapo na siguro maglahad-lahad ako sa labas, like punta ng Zurich dun sa city, sa main city. Pero guys, ang pangit ng weather. It's raining outside, so I guess siguro dito na lang tayo magstay. Ayoko naman maglakad-lakad na umuulan. But yeah guys, it's a sign na sabi ni Lord magtipid na tayo. Yan. Yung mga pinamili ko today is bumili ako nitong chicken. Parang sandwich siya na chicken. It's 370 Swiss francs. Then, may bayad din yung kutsara nila. Parang sa ating ano. Ito kasi is my lunch. Ito naman yung dealer natin. Pasta. Magkano nga tong pasta? Parang for... parang 450 Swiss francs. And then, bibili din ako nito guys, Toblerone. Legit, na galing sa Switzerland. And, mag-iba-iba yung flavor niya. May milk, white and dark chocolate, with honey and almond nougat. Gusto ko na siya i-try, pero huwag mo na. And this cost 750 Swiss francs. Okay. Bumili din ako nitong tinapay siya. Pang snack. Tapos ito yung magutom na ito ng Beverly Light. So magkano ba ito? Parang 2 Swiss francs. Magkano nga ba? 295 Swiss francs. Bumili din ako ng tubig guys. This cost 1 Swiss francs. And yung total ng pinamili natin ay tumataging din na 20 Swiss francs. Medyo nakatipid ako ngayon. Kasi kahapon 24 yung nagastos ko. Ngayon is 20. So kailangan ko itong i-keep for our reimbursement if ever makuha natin sa airlines. So, yun lang naman, and bibili na lang ako ni Mama if kulang pa. Well, anyway, it's our last day naman na today. Tomorrow na yung flight ko, 10:30 in the morning, and sana hindi na siya makancel, guys. Dahil, mamumulubi tayo dito. Mas mapapamahal ako kapag sa fast food ako kumain. Kasi, nung last time na bumili ako is, ano na siya, meal. Yung my fries, my soda, and burger, it cost 14 Swiss francs. Kasi bumili ako dun sa fast food, parang mas makakamura ako sa grocery. Kasi, 20 Swiss francs, meron na akong for dinner, snacks, and lunch o diba. Hindi ako nag-breakfast kasi late na akong gumising. Yung first night ko dito, ang napansin ko is yung mga kapitbahay mo kapag nagsasara sila ng door, as in grabe. Alam niyo yun, yung parang pabagsak, parang walang tao sa paligid. So parang kung natutulog ka, magugulat ka na lang kasi yung pagsara ng door nila is medyo malakas. And kapag nagsalita ka din dun sa labas, chika-chika ko sa labas is maririnig mo yung pinagkukwentuhan kapag masyadong malakas yung boses mo. Pero so far, yung experience ko naman is maganda naman siya guys. Para sa mga short stay lang or mag-overnight, pwede na. And yung mga facilities nila is malinis din. Yung toilet, yung shower, meron na silang shampoo and
body wash, and meron na din silang towel na provided. And pwede ka din umorder ng breakfast dun sa may labas nila, sa may lounge area, kasi meron silang mga binibenta na yogurt, coffee. Kung ayaw mo bumili sa labas, pwede ka na dun kumain.